na shoot. Yung mga mabibigat na moments, yun yung mga late na namin na shoot. At dun sumakto eh, di ba? Parang, I don't know what happened, pero nung mga time na ang requirement ko for RC specifically was to be very, very emotional, nandun siya sa state na yon. So, again, it became so organic. Hindi ako nahirapan at all. Instructions lang yun. Sinabi ko lang sa kanya, oh, you just have to memorize these lines kasi mahaba yung dalawang scene na yon. Ang haba-haba ng script, mga 3 pages yun eh. So sabi ko sa kanya, just memorize this and then sa blocking, saka ko sasabihin sa'yo how I want it. Take one yun eh. Take one po yung dalawang show. Yung dalawang ano na yun, dalawang scenes na yun. Especially with RC. Tapos si JC nga nagsasabi after, sabi niya, okay si RC dun ha? Okay yan ha? Sabi ko, oo, dapat pantayan mo yun ha? Kasi ang gulo mo na. So medyo madali, sobrang dali. Matalino naman si RC eh, na she can comprehend dun sa maliit na mga instructions. And yun na nga. Baliw na kasi ako. Kaya mag-switch. Gusto mo man ako tapay. Sabi. Ganun po ata talaga. Lumalabas na lang sila. Na persona. Ang dami dong mga mabibigat na scenes at saka yung talagang tumatak kasi dun sa sinihan talagang nag-iiyakan yung mga moviegoers. So, alin dun yung pinaka paborito nyong ginawang eksena ni JC? Ako, oh, favorite ko yung nakita ko yun. Medyo lang. Yung ano ni JC. Hindi. Dali! Nakita ko yung ano ni JC! Hindi ba nakita sa camera? Nakita! Hindi, ano ba yun? Hindi lang nakita ko eh. Talaga ba? Patingin nga! Tinignan namin ganun, tapos wala naman na harangan yung shoulder mo! Sana din like na-share yun. Grabe. Parang namula si JC. Nagbabagay pag-tain ko sa'yo. Nag-blush si JC. And it didn't make the cut dun sa final film. It didn't make the cut. Sayang. So si RC lang ang nakakita. Nag-freak out. Nakita ko! Dilip mo yung dilip. Yung mabigat na eksena daw, na favorite mo. Mabigat? Eh, joke nga lang to. Siyempre, hindi yun yung favorite ko, diba? Nabigatan ako dahil ako yung nabigatan. Hindi mo alam. Gus ko po. So, favorite ko, mabigat. Wala ka sa dito. Favorite ko, ano eh, ang hirap. Ang hirap kasi... Parang ang bigat nun eh, paano kung magiging favorite yung mabigat? Ang hirap-hirap gawin ng mga mabigat na eksena. Mas, di ba? Mas favorite ko yung mga madadali, yung magagaan, yung mga kain lang kami ng kain, ganyan. Kasi tiradoro ng food props. Oo, may cake, may wine, mas masaya yun. Pero yung mga, no, hindi ko favorite, yung mga mabibigat, syempre mahirap yun. Di ba? Pero, parang mamimili ng favorite kong child eh, so hindi ko alam. Anong, ikaw, anong favorite mo? Siguro dapat tanongin yung mga nanood. Pag sinabi yung favorite ko, spoiler eh. Oo nga. Pwede hindi kaya nga dapat siguro yung mga nakapanood na. Kayo po, ano pong favorite niyo doon? Sino na nakapanood? Wala. Pag sinabi ko yung mga Wala. Hindi ah! Sa chat na yung kapakarili. Napanood din. Tsaka yung mga taga-Black Sheep, napanood niyo, di ba? Yung Marshall. Yung Kuya Marshall, yung pinapanood niya yun. Oo, umiindi. Tsaka hagulgul kasi... After ng movie, eh kasi nga, ito na nga, bilang mga alcoholic kami. So, ang damay ko. Oh, hindi, si Derek, ano yung nagdala ng ano, whiskey doon sa sinehan. Nag-nandong may coke, lanyan. Wala yun, RC. Laglagan portion ng vlog ko, na. Hindi, sabi ko kasi, wala lang naman itong movie na ito. Hindi ako maapekto. Kasi lahat naman ng pelikula ko, na-unari, ganyan. Hindi ako totoo. Kasi hindi ako naman masyado nanonood ng ano, pelikula ko. Kasi parang nalungulubog ako sa akin, nauupuan ko, parang gano'n. Tapos itong open, pagkat pa nung ending, di ba? Hindi na niya kaya. Nawasak siya. Sabi ni Derek, kaya mo ba? Pelikula mo ito, di ba, girl? Tapos kumawa. Oo, di ba, ikaw ito mo. Tapos kumakanta pa yung sana. Sabi ko, puta ni Derek. Hindi ako makahinga. Hanggang mata
Tapos, labas muna lahat ng tao kasi kailangan ko mag-freshen up direct. Baka may mga interview itsura ko talaga. Kaya naisip mo na mag-grab. Yun lang. So, hindi ko po alam kung... Kung nasagot ko. Basta po, ang sakit eh. Ang sakit talaga. Hindi ko kung ba't... Kasi nung ginagawa ko naman, syempre kaya required akong gawin. Pero nung pinanood ko, grabe. Sorry, pelikula ko yun. Hindi ko dapat siya ginaganito. Kay JC pero ba? Pero naramdaman eh. Oo, kasi meron din yung eksena mo na kung saan yun na-realize mo. Yung... Yeah, ako yung nung, ano, nung finally lumuhod na siya. Ay. Dapat na paano ka? Kasi pag sinabi ko yung word ng bros, ano eh, spoiler na siya. Sinabi. nung finally lumuhod na si Ethan. In real life ba? Parang same ba kayo ng pananaw ni Ethan? Dun sa, kung ikaw yung nasa sitwasyon. Baka natatawa nga ako sa mga lines ko eh. Kasi, kasi parang, talagang sasabihin ko. Nagawa ko kasi so, parang hindi naman to yung, parang sasabihin ba talaga, may ganun ako eh, pero eh, kailangan ko siyang interpret na kailangan sasabihin talaga siya ng totoo lalaki na, ayun, it's yeah. O paano ko i-interpret yun yung challenge eh. How about for RC? Same rin ba yung magiging take mo doon sa movie? Kung halimbawa, in real life, sa'yo nangyari yung character mo, same pa rin ba yung magiging decision mo doon sa dulo? Kung... napag-usapan, kung kagaya nung open relationship ni Ethan tsaka ni Rome, napag-usapan, mutual yung mga desisyon nila sa kanilang relationship. Baka pag-isipan ko. Diba kasi pag mahal mo yung isang tao, ganyan. Baka naman sakaling magbago, diba? Bigyan mo pa ng chance. Baka gano'n, kasi nangyari sa akin yun eh. Pero nag-cheat. Walang consent. Hindi niya napag-usapan na open pala kayo. Yung sa akin, nag-cheat. Sa akin nga, 10 times siguro nag-cheat. Pero binabalik ko pa, what more kaya yung nag-open relationship? Diba? So, baka pag-isipan ko. Pati po yung pag-open. Baka ngayon, single na ako, mag-open na lang ako. Siya pala! Yung take-away. Okay, yun yung take-away. Thank you. Yung ako mag-seryoso na nga. Here. Hi, sorry. Name is Nikki. We've noticed no na sa main cast na you're deeply immersed sa story and sa characters nyo. Kasi nag-manifest siya sa screen eh. After doing the film and of course watching the film on the big screen, nagkaroon ba ng changes or meron bang na-reinforce when it comes to your rules sa mga relationship? Like ayun ako nga. Ako nasaktuhan talaga. Saktong-sakto ang galing talaga ni Lord. Sabi ko, wow, tama siguro na ginawa kayong pelikulang open na to kasi baka in the future baka sakaling i-consider ko. Kasi dati talaga nung inumpisahan ko po to, nung binigay sa amin yung script, ang stand ko talaga sa open ay talagang wala. Ayoko, di ba lalo na kapag kunwari committed ka, syempre doon ka lang doon sa isang tao na yun. Eh, ngayon, na-realize ko, ang dami naman palang klase ng open. Parang, bukod sa open na kunwari committed ka sa isang tao, may open na parang bago pa lang kayo nagdi-date, tapos pwede ka makipag-date pa rin sa iba. Parang ganun. So, as long as nag-uusap, di ba? Oh, as long as you have proper communication, constant and proper communication. So, sabi ko, hala, di ba sobra, di ba yung stand ko talaga nung ginagawa namin ito, ayoko ka diri, ano ba yun? Mga ipag ano ka sa iba, parang ganun. Tapos may boyfriend ka, uuwi ka sa kanya, pero pwede kayong mag, ano yun? Oo. So, pero yun, ngayon, nakita ko, hindi lang naman pala siya sa isang, parang committed na relationship. Pwede ka rin date-date lang. Tikiman. Yeah, tama yan, yung proper communication. Kailangan yan, diba? Nasasabi mo ba lahat? Na ibibigay mo ba lahat? Tama ba yung mga binibigay mo? Tama ba yung mga natatanggap mo? Tama ba yung nararamdaman mo para sa sarili mo, para sa'yo? Kailangan mo magsabi. And, then like after the PPP, meron na bang plan for the film? Like, magkaroon ng commercial screening or to...
to be exhibit somewhere else? Or extend pa yung ano? I have no idea. I think theaters. Pero dire-diretso lang ano. No, after the PPP, mayroon na bang plan for the film? Like join ba? Join somewhere join else, like a festival. Yeah. And I think so. Especially with the T-Rex and Black Sheep, sila na naman kasi nagde-decide. Wala naman akong hold doon. Hindi naman ako magde-decide na, hindi, gagawin natin to dito. Ipapalabas natin sa ganyan. So, I think it all depends with the producers. I see. Alright, thank you. Thank you. Hello po. Congratulations. So, Mami Joe po. Joe po sa lahat. Siguro my question goes to, kasi, the ladies at tanong ni Miki. Kala ko kinuha ko na yung tanong. Yung future ng movie, meron ba dito mga ano, pwede kayo i-share na cut? Kasi may director's cut naman, di ba? Kasi pag napunta siya sa Netflix, nabubuo yung mga hindi nilabas sa sine. Meron ba kayo doon? Well, again, it depends on the producers. But the original director's cut was 2 hours and 9 minutes. So yun yung parang, sabi ko, oh, eto na yun na. Eto na yung director's cut ko, okay? So after this, mag-producer's cut na kayo kung ano yung mga gusto nyong tanggalin. Hindi ako masasaktan, okay lang sa akin yan. Kasi nakita ko na yung buo na gusto kong makita at gusto ko sanang ma-share sa audience. But of course, masyado na siyang mahaba kung 2 hours, 9 minutes. But yun kasi yung, lahat na ng explanation nandito na ha. Lahat na ng mga hahanapin ninyo nandito. But it didn't make the cut. So probably, I don't know kung anong mangyayari pagdating sa Netflix o kung saan man, I don't know. Ako ano, siguro just to answer lang din, at saka to add to the Rex's answer. Siguro kasi nung pinapanood din namin talaga yung pelikula, ano siya eh, yun nga, it went from different drafts. As in, parang pag pinanood mo yung pelikula, tas naarte ng mga artista na mount ni Direk, nagta-transform din talaga siya. So, siguro sa kung ano yung cut ngayon, baka ito yung meant na ipapapanood sa mga tao. Pero yung cut ni Direk na 2 hours, as in, hindi ko alam kung kaya pa nating mahalin si Ethan after. Kasi ano talaga, as in parang ano, kuwal talaga. Pero let's see, baka kung ano po, kung hingin at kung may magawa pa, why not? Palaman po sa mga artista, nung pinanood niyo na po yung first time niyo mapanood yung pelikula after the shoot, may mga ano po ba kayo, detalye dun sa pelikula, sa screen, dun sa mga eksena niyo? May mga issue ba kayong hindi makalimutan, mga detalye, no? Yung damit ko dun, yung ano ko, itsura ko, meron kayong mga ganun? Walang damit. Maliit na bagay pa nga po yan eh. Parang siguro hindi na namin inintindi ko ano yung itsura, yung damit. Mas more on the emotions, the feelings. Kasi nung nagdadab pa lang ako, basang-basa na yung mukha ko. Kakaiyak. Hindi ko yung expect eh. Lalo doon sa ending. Kami, ako, tsaka yung nagtuturo sa akin magdab nung time na yun. Iyak kami ng iyak. Sabi ko, mga tanga, ba't ko iniiyakan yung sarili ko na ganun? Siguro talagang heartfelt. Siguro ako, nabalikan eh. Nabalikan na naman. May paulit-ulit. Nababalikan mo. Okay yun, para mamanhid ka na. Eventually, yun yung napansin ko. Opo, very emotional lang talaga ako nung time na yan. So yun. Ako, hindi ko in-expect na ano, may mga scenes na nakakatawa pa. Para sa mga lalaki. Kasi katabi ko si Troy Montero ng time na yun. Tapos syempre yung pinapanood mo yung character mo na yung mga excuses niya at yung mga decisions niya. Kung gano'n kami ni Troy. Oh man! Ganyan talaga yun, no? Ah! So kung hindi lang siya, kung baga relate siya sa babae, sobrang relate siya sa lalaki kasi parang ang sarap kutosan. Ganun. So yun, hindi ko in-expect na may mga side siya na ng humor na gano'n na parang, ay mali. Yung mga gano'n. Para kay Direk po, meron po ba tayong kumbaga signature na linya na hindi mo makakalimutan sa open?
enough. Wow. yeah, parang pinadagdag ko na lang yun kay RC dun sa line. I think that one word, that one specific word, enough. Prior to that, parang a week before we shoot that scene, parang lumabas kasi yun sa social media, di ba, yung enough, you know that. So, sabi ko, it is so strong and yet so significant. Parang buong-buo na yung self-preservation tsaka self-worth, especially dun sa affected. Pagka sinabi mo na yung enough, yun na yung statement mo eh. Yun na yung kabuuan ng lahat ng napagdaanan mo. Because you were able to say courageously and tell that person that you love that it's enough.